Yan. So, magandang araw at magandang araw sa lahat na manonood ng video nito. Siyempre, magandang araw sa inyo lahat. Yan guys, pag-uusapan natin ngayon kasi may nagtatanong sa akin, ano ba yung... sorry, inom muna ako tubig. So, matagal-tagal na rin guys, nang hindi tayo sumasagot ng mga tanong, yung mga comments sa video natin, hindi natin nasasagot. Actually kasi, nag-iisip kami kung mag-aalaga ba talaga kami ng hamster or hindi na lang. Kasi yung space namin, kung nakita niyo yung last video ko, is parang ang sikip talaga ng place namin. Tapos syempre, hindi ganun ka-accommodate yung ingay na magagawa ng hamster sa gabi. Siyempre, alam naman natin na yung hamster is aggressive paggabi. Masyado silang active. At siyempre, kailangan natin maglagay ng hamster wheel. So, minsan maingay yung hamster wheel. Kaya, magkakost talaga siya ng ingay. So, pwede tayong makaistorbo. Pero, hindi lang kasi din yun yung kinukonsider natin. Ang kinukonsider din natin is yung space nga ng place. Kasi kung makikita nyo guys, eto, yung nasa likod ko, yan, simula dito, yan, tapos, eto lang. So, maliit yung space natin. Kung maglalagay tayo ng bean cage para sa hamster, is liliit talaga. So, magiging parang, kung maglalagay tayo rito ng bean cage, dito sa place na to, is uurong talaga tayo rito. Tapos, liliit talaga yung space. Pero, ganun pa man, syempre, gusto natin mag-alaga. So, pag-iisipan pa namin kung paano yung gagawin, kung paano yung magiging setup. Kahit maliit yung space. Para lang, syempre, hilig natin yun. At ayun naman talaga yung ginagawa natin kahit nang nasa Pinas pa tayo. Nag-aalaga tayo ng hamster doon. So, maganda siya, alagaan talaga. Pasensya na kayo guys, may usok-uso kasi nagluluto ako ng noodles. Yan, so noodles po yung niluluto ko. Yan, lagyan natin itlog. Lagyan ko lang muna ng itlog guys. Lagyan lang ha. Kasi guys, dito sa space namin is andito na lahat yung ano namin. Diyan lang. Buksan muna natin. Saluin. Okay, antayin lang muna natin kumulo ulit. Wait lang guys, ang dami nating siyempre binabasura natin. Yan, naglagay na tayo ng itlog. Ito yung itlog natin. Ito. Yan, itlog natin. So, yun nga. Yan. Yan, so, yun nga guys. Medyo maliit yung space. Pero, yung kailangan natin pag-isipan mabuti. Siyempre, mako-compromise din yung working space natin. Yung ginagalawan natin pag medyo lumit pa siya. Kaya kailangan, ano talaga natin pag-isipan. Tapos, siyempre, kailangan i-sacrifice din yung ibang space para sa hamster. Ganun. So, balik tayo guys. Kasi may nagtatanong sa akin kung ano ba yung dapat gawin pag nakagat ka ng hamster. Yun. Sabi dun sa comment, kuya, nakagat kasi ako ng hamster or nakagat yung anak ko ng hamster. Ano ba yung dapat gawin? Although hinugasan namin ng sabon, tapos tubig, syempre kailangan din yun. Pero nagwo-worry pa rin siya. Baka kung ano yung mangyari. Ganito guys, sa na-experience kasi namin yan dati. At
dati nang nag-aalaga kami, ang na-experience namin, pag nakakagat kami ng hamster is wala naman talagang nangyayari. Normal, may sugat, may dugo na lalabas. Pero yung sasabihin na magiging malala, hindi naman. So normal lang siya na masakit talaga pag nakagat ka ng hamster. Lalo na pag bandang dulo ng daliri ka nakagat. Yan, so masakit talaga siya. Kaya ang ginagawa lang namin nun, dati, pag nakaagat kami ng hamster, hinuhugasan agad. Sabon, syempre, number one yun, kailangan ng sabon. Tapos tubig, para mawala agad yung dumi. Kung may kumapit man na dumi dun sa daliri mo, sa pinagkaagatan, is ma-wash out agad. Napaka-importante nun. Pag nakaagat ka ng hamster, tapos pinupunasan na lang namin ng betadine. Ayun lang yung ginagawa namin. Tapos in-observe namin. So, wala namang nangyayari. Hindi naman kami nagkakalagnat or yung sugat. Hindi naman siya nag... Hindi naman grumagrabe yung sugat or hindi naman siya lumalala. Ganun. So, yung iba kasi nagwo-worry. Kasi minsan, may nabasa pa nga akong comment. Nakagat yung anak niya ng hamster tapos nilagnat. Ganun. So, ibig sabihin, pag nilagnat, nag-infection. Ganun po. Ngayon, pag kinagat ka ng hamster, guys, ang kailangan mong gawin is hugasan mo, sabunin mo, hugasan mo ng tubig para ma-wash out yung dumi. Tapos, kung gusto nyo pa mas sure, pwede kayong magpa-anti-rabies kasi tandaan nyo, guys, rodents pa rin yung hamster natin. So, pwedeng may rabies yan or wala. Pero make sure, para mas sigurado tayo, pwede rin tayong magpa-anti-rabies. Tapos magpa-tetanus toxoid. Yung ganun, anti-tetanus. Ayun yung kailangan natin gawin para masigurado natin na walang mangyayari. Kasi, yun nga yung nag-comment na nilagnat, in-advise ko siya na pumunta sa clinic or sa health center para makapagpa-anti-rabies siya tapos makapag-tetanus toxoid siya, anti-tetanus. Kasi hindi natin alam kung ano yung nangyari sa hamster bago tayo makagat. Ganun. Or kung may rabies ba yung hamster or wala. Ganun. So, kailangan sigurado po tayo. Ayun yung kailangan natin gawin para hindi tayo mangangamba or hindi tayo mag-worry pag nakagat yung nag-aalaga ng hamster or nakagat tayo or yung anak natin nakagat. Hindi tayo mag-worry. Ganun po yung dapat natin gawin. Kahit ano namang hayop pag nakagat tayo, aso, pusa man yan, kailangan natin magpa-anti-rabies or anti-tetanus toxoid para safe po. Tapos walang maging complication. Yun. Tapos syempre, paulit-ulit kong ina-advise, pag mag-aalaga tayo ng hamster, before and after natin hawakan yung hamster natin or humawak tayo sa cage ng hamster, is kailangan natin mag-hand washing para safe po tayo sa cross-contamination ng bakterya. Para hindi natin makuha yung bakterya at hindi rin natin maipasa yung bakterya na meron dun sa hamster. Kung meron man, hindi natin maipasa sa iba. Ganun. Kasi kailangan maging sigurado tayo sa pag-aalaga. So, ayun lang, guys. Ayun po yung ano ko sa inyo, yung ma-advise ko sa nagtanong kung ano yung dapat gawin pag nakagat ka ng hamster. So, hanggang sa muli, guys. Comment naman kayo kung ano yung magandang gawin dito sa space namin para makapag-alaga kami ng hamster. Yan, kasi masikip talaga, guys. Yan, no? Kung nakita nyo. Yan. So, hanggang sa muli. Maraming salamat.